Isa sa kada 24 na segundo ay may namamatay dahil sa aksidente. Base na rin ito sa ginawang pag-aaral ng United Nations, nakapagtala rin ng maraming aksidente sa Metro Manila noong 2022. Si Karen Villanda sa detalye. Kuha sa CCTV na ito ang paparating na bus sa Del Pilar Castillejo, Zambales. Maya-maya lang, isang SUV ang lumihis sa linya at sumalpok sa harapan ng bus. Makikita sa video na tuguan at pinapakalma pa ang pasahero sa passenger seat na si Juliana Darin Ramos, isang nursing student. Pero idineklara siyang dead on arrival sa ospital habang sugatan ng driver ng SUV at ng bus. Inaalam pa ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng naganap na head-on collision. Isa lamang ang insidenteng ito sa milyong mga namamatay dahil sa aksidente sa lansangan kada taon. Sa tala ng United Nations, isa sa kada 24 na segundo ang namamatay dahil sa aksidente sa kalsada sa buong mundo. Katumbas ito ng 1.35 milyon katao sa kada taon. Sa Metro Manila pa lang, dumarami na rin ang bilang ng mga namamatay dahil sa road crash kasabay ng pagdami ng mga sasakyan simula ng magkapandemya. Ayon sa UN, ilan sa mga dahilan ng aksidente sa daan ay ang pagmamaneho ng mabilis, nakainom, nagte-text habang nagmamaneho at inaantok na tsuper. We know that in the next 10 years, and this is forecast, that road crashes will cause an additional 13 million deaths and 500 million more injuries. So for the United Nations, this is, as I mentioned, it's not just a public health issue, it's also a development issue because it's affecting the life of people, it's affecting the life of communities and societies, and it's also affecting the GDP of this country. Ayon kay UN Special Envoy on Road Safety, John Todd, na nasa bansa ngayon, sa tingin niya, nananatiling atrasado ang sitwasyon ng mga lansangan sa mga bansa sa Asia kasama na ang Pilipinas. I went to Thailand where the situation is worse, and here we are. And I'm going to Malaysia early next week, and I know the situation is about the same. So that's why, and in a way, the situation in this part of the world is similar to what it was in Europe about 40 years back, until it was really decided that things had to stop. And by applying what I mentioned earlier, things have improved. So I'm sure that if Philippine government is doing what they are committed to do, you will see the difference. Ayon sa Transportation Department, disiplina pa ang kulang upang maiwasan ang mga aksidente. Pag-aaralan ding itaas ang multa sa mga motoristang pasaway sa kalsada. I think we really need to expand training and education. No? As mentioned by Mr. Todd, sometimes the penalties are not very compelling. No? So I think we really need to review also the penalties, no? Because if the penalties, for example, for turning left or turning right illegally is just a few hundred pesos, drivers will continue to violate the regulation. No? So we'll have to review all this. Sa tala din ng MMDA, mas dumami ang aksidente sa daan simula nang masuspindi ang no contact apprehension policy noong August 2022. Pero habang umiiral pa ang TRO ng NCAP sa Supreme Court, naniniwala naman si Bautista na kinakailangan ng mag-adapt ng Pilipinas dito. Ito yung practice sa other country. It's a global standard na yan eh, no? Siguro tingin ko kailangan din na i-adapt natin yung ganyang practices, no? Kaya nga lang siguro dapat nating pag-aralan mabuti kung how we will implement it, no? Kasi isa nga sa mga ang one of the oppositions yung nagrereklamo diyan yung mga owners, ano? Yung mga owners kasi pag ni-register mo yung sasakyan mo, that's the time that you will know na meron palang violation. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.